Good morning, guys. Yan, dito na naman tayo. Gagawa tayo ng Isuzu Forward. Magkakabit na lang ako ng brake lining sa hulihan. Gawa ng nagpalit ako ng brake lining. Ngayon, ikakabit ko na lang. Hindi ko na kasi na-videohan yung pagtatanggal ng brake shoe. Ngayon ko na lang bibidyuhan. And guys, bago ko simulan na migalab shoutout muna sa aking ka-team dyan at sa lahat ng sumusuporta sa aking channel. Ayan, migalab shoutout sa inyong lahat. Ngayon lang uli, matagal akong hindi nakapag-update ng video, hindi nakapag-upload. Kaya, ayan, umpisa natin. Ito guys, ang ipapalit natin brake shoe at return spring. Ayan, nagpalit na rin at dito natin ikakabit yan. Ayan, tinalihan ko lang ng alambre at nalalaglag yung adjuster. Ayan, nilinisan ko na rin siya, kaya ngayon ikakabit na lang natin ang brake shoe. Ayan, bagong reline yan guys. Ito na guys, kakabit ko na ang brake shoe. Medyo laban lang guys ang spring, kaya medyo matigas. Ito guys yung pinakanlock nya. Guys, hindi natin pwedeng higpitan masyado kasi ito ay gumagalaw. Umaangat siya. Ayan guys. Kaya kailangan ay medyo ano lang siya. Luwag lang siya. Hindi natin higpitan masyado. Guys, tanggalin natin yung lagay nating alambre. Nalaglag kasi kanina yung adjuster kaya nilagyan ko alambre. Ito guys, ay mayroon pa itong lock, yung pinakang ano niya. Ito. Ito naman ilalagay natin. Lock naman ito dito sa nut para hindi siya umikot, hindi lumuwag. Thank you.
Ayan na guys, nakikabit na natin ang brake shoe. Ayan, may lock na. Taas, baba. Ayan, magkakabit naman tayo ng gulong. Bigyan natin ang tubo. Pagpapasok ng gulok. Tutulak natin. Ayan guys, pumasok na. Alalayin nyo guys ang pantalon ko. From Riyadh pa. Not. Ito guys, pag wala tayong pantanggal lang nut, ito na lang gagamitin natin. Paikutin na lang natin. Ikutin para humigpit yung nut. Kaso huwag natin kahigpitan masyado at iinit ang bearing. Isa pa mapuputol yung bolt na maliit dito. Ganun na nga pala sa sakyan dun. May subida na nga pala dun. Iman. Ay, yan. Nasa kaya sila. Ay, yan. Wala pati pera sa ano yun. Sabi natin, ilibin na tayo. Ano ka? Saan galing ka na din? Ganun na nga pala yung pagdoon. Pero namura kay Kirin na ano. Pandisip. Wala kang deliver. Sabi na natin. Wala naman na sa sarili. Guys, lagi natin silikon kasi natakas dito ang gabi, lumalabas dito sa spindle yung wood naman para hindi pumasok doon at lumabas ang gata.
Tapos na natin higpitan guys ang ano. Pero ulitin uli natin na higpitan ang axle bolt. Ngayon dito na tayo sa snaling. Mag-a-adjust naman tayo guys. Ayun guys, butas na yung maliit. Yun ang pinakang sundutan ng pag-release ng adjuster at saka pag-adjust. Ayun, kita nyo guys. Ayun. Ayan, butas na yan guys. Diyan yung sinisikwat para ma-adjust mo ang brake. Kabilaan. Yung butas naman na maliit. Susundutin mo siya ng welding rod para ma-release mo naman ang brake. Ayan guys, adjust natin. Ayan, kita naman yung butas. Dito natin siya sisikwatin. Ayun. Pag lumalagatik guys, mag-a-adjust siya. Tapos sikutin natin ang gulong. Pag kumapit na siya, saka natin nire-release. Ayan. Ayan, ganun lang guys. Kabilaan, mayroon pa siyang butas din dyan sa kabila. Para sa adjuster. Pag re-release mo, diyan mo din sisikwatin. Halimbawa, kumapit ang brake, diyan mo lang din i-re-release, sisikwatin mo naman. Pabalik naman, palabas naman, pag ganun. Ayan guys. Hanggang dito na lang po ang ating video. Maraming salamat po sa inyong panonood. Walang sawang panonood sa aking video. Hanggang doon na lang guys ang aking video. Maraming salamat sa walang sawang panonood. Thank you for watching guys. Bye bye.